In my own little way, gusto kong makatulong sa mga kapwa natin na gustong bumili man ng brand new na sasakyan pero hindi pa nila afford sa ngayon. So, bibigyan natin sila ng mga magagandang klase ng sasakyan na parang brand new ang kondisyon. Next best thing sa brand new. So, ayun. So, hindi lang tayo sa kita, kundi ang tawag dito, passion na din. So, passion ko to, hindi lang tayo pera-pera lang. So, ano tayo dito? Kailangan may puso din sa lahat ng bagay na gagawin natin sa buhay. Good day, everyone! Nandito na naman tayo. I'm Melody Reyes, owner of Melody Cars. So, dito tayo sa car city ngayon, sa showroom ko. Bago ang lahat, gusto kong pasalamatan yung mga nag-subscribe sa akin sa YouTube channel ko. Hindi lang naman tayo basta sa content lang eh. Doon tayo sa unang goal talaga natin sa mga kababayan natin na OFW o yung mga nag-retire na and yung mga nasa province, ayan. Para lumawak pa yung mabigyan natin ng magandang serbisyo. So, start tayo ngayon dito sa 2018 Ford Everest Titanium with automatic transmission. So, sa second vlog ko, kung mapapansin ninyo, nandun na siya sa... inisa-isa ko na yung specs nito sa second vlog ko. Yung detalye niya sa loob. So, nung time na yun, medyo madilim na kasi noon. Kaya, iba kasi makikita natin yung ganda ng sasakyan kapag ka medyo maliwanag na kagaya nito. So, eto na. Dito muna tayo sa gulong niya. So, 20-inch all-terrain tires na rin siya. So, ito yung exterior niya kapag ka maliwanag. Yan. So, last time kasi nakita natin, di ba, madilim na. So, ngayon, mas ma-appreciate natin siya dahil maliwanag pa ngayon. Okay. So, shout out dun sa pinagpagawaan ko nitong personalized plates ko. Thank you sa inyo, ang babait nyo. And nanonood din sila. Ayan. Okay. Exterior. Ayan. Sobrang kinis. Ayan. Kung mapansin sa second vlog ko, makinis, maputi. Ayan. Okay. So, dito naman tayo sa interior niya. Ayan. So, hindi ko na siya masyadong elaborate kasi balikan nyo na lang yung second vlog ko. So, parang glimpse na lang mo tayo dito sa interior niya. Papakita ko lang sa inyo ng maliwanag. So, ito na siya. Ayan. Pakita ko na sa inyo. Ayan. So, yung naka-leather seat siya. Ayan. Okay. So, start muna natin. Manual mode na rin siya, ayan. So, ito yung reverse niya, reverse camera. Okay, ayan. So, okay. Tapos yung aircon niya, sobrang lamig. Saktong-sakto lang sa panahon ngayon na mainit, ayan. So, very convenient siya kapag gamit-gamit natin to. So, kahit yung dito niya, sidings niya, kung kahit makita niyo to sa liwanag, wala kayong makikita mga scratches dyan. Dito, pati dito. Ayan, pati dito sa dashboard niya. Yan. Tayo sa second row niya. Yan. So, ito rin yung sidings niya. Yan. So, yan yung itsura niya pagka maliwanag. Unlike before, madilim na kasi noon. So, ayan siya. So, yung leather niya, walang punit. Ayan. So, ito. Yan. Okay. Tapos, ito yung third row seat niya. Ayan. So, makinis din yung mga gilid-gilid niya. Ayan. Tapos, yung upuan, wala kayong makikita ang mga punit-punit or kahit mga gas-gas-gas-gas, wala kayong makikita. So, may aircon din dito. Ayan. Okay. So, punta tayo doon sa may pinaka-likod niya. So, yung guys, sinabi ko sa inyo before na mayroong pindutan doon sa may harap, sa may driver side. Pindutin nyo lang doon, naangat na to. Nandun din siya sa second vlog ko. So, meron din ditong pindutan. Pindutin nyo lang, angati siya. So, ngayon, try natin pindutin dito sa susi niya. Sa key fob. Yan.
Tadaan ulit. So, ayan na. So, ito yung hindi ko na elaborate to. So, nakita nyo na to sa second vlog ko. Kung hindi pa, panoorin nyo na lang ulit. So, ito. Kumpleto siya ng tools dyan. Kumpleto siya lahat. Okay? Okay, guys. So, papakita ko sa inyo dito sa side na to. Kasi para kita-kita nyo ng maliwanag talaga. O, yung sidings niya yan, pagkamaliwanag. Yan. Kahit itapatan nyo pa ng ilaw yan. Or itutok nyo sa araw. At amoy bago. Ayan. Okay. Pati dito, sa passenger seat. Yan. Upuan dito, yan. Walang mga, parang mga lupi-lupi dito sa gilid, oh. Kasi usually, di ba, pagka ano, kahit dun sa driver side, may mga, parang may mga lupi-lupi na kung mapapansin nyo. Ito, wala talaga. So, ayan, yung naka-deep dish matting siya, mamahalin to. So, yun, may nagre-request sa atin doon sa may comments sa may YouTube channel ko. Napakita ko daw yung ano, yung spare key nito. So, shout out sa iyo, sir. Ito na po yung request nyo. So, ayan. So, yun, nandun yung isang susi. Tapos, ito yung spare key niya. Ayan, pinakita ko na, sir. Ah, kompleto tayo. So, ito, kung tinatanong nyo kung repossess siya, hindi siya repossess, sa first owner namin siya mismo nabili. So, businessman yung, ay, businesswoman yung nabilan namin. So, ito. So, kompleto siya, yan. Yan. Okay? Balik ko na. Yan. Leto. Okay? So, dyan tayo sa engine niya. So, it's sa engine niya para makita nyo ng maliwanag. Kasi last time nga yun, ano siya, madilim na noon. So, ito siya. Kahit i-close up pa natin. Yan. So, ito yung price niya. 1,128,000. So, negotiable pa naman pagpunta nyo. So, last time, may nagpunta dito. Nakita niya rin sa YouTube channel ko yung mga sasakyan na available sa atin. So, ayun, nakapag-negotiate siya sa amin sa presyo. So, ayun, happy naman si sir. So, sa kabila na tayo. Dito na tayo sa 17 Honda Mobilio RS Navi with automatic transmission, top of the line. So, 7-seater siya. So, pakita ko muna sa inyo yung exterior nito. Yan. So, dito siya. Naka-skirt siya para sporty ang datingan natin. Hanggang dito. Yan. 15-inch mags. Yan. Yeah. Okay. So, dito. Yan. Naka-skirt, kung mapapansin nyo. Naka-rear spoiler. Yan. So, para sporting-sporty ang dating. Or kahit binata ang gagamit or bagong magpapamilya pa lang, carry siya. Ayan, RS, 1.5-liter iVTEC engine. Okay? Bilyo. Okay? Okay, exterior niya, sobrang finish din. Ayan. Ayan, mga gulong niya, makakapal pa, naka-dunlop. Ayan, dunlop. So, dito na tayo sa interior niya. Ayan. Okay. So, buksan natin yung aircon niya. Sobrang lamig. Yan. Kahit hindi nga natin ito. So, sa panahon ngayon, yan muna una nating titingnan dahil kagaya dito sa atin ngayon, sobrang init. So, malaking convenient sa atin kung malamig yung aircon niya. Para bawas silang init ng ulo. Ayan. So, ayan. Pagka may ilaw, ayan. Okay. Tapos, ito yung ano niya, yung... okay, sorry. Sidings niya, yung dashboard niya, ayan, walang mga gas, ayan, so naka-touchscreen din siya, ayan, correct nyo lang din yung phone nyo dito, ayan, makita nyo ito yung app, ayan, tapos, okay, tapos may navigation, ayan, okay, yung phone, okay, tapos dito lang din yung control niya, ayan, tapos ito naman may dashcam din siya, ayan, okay, so yung mileage niya, 24,000 lang, ito. So, sobrang tipid din ito, guys. Kasi, bukod sa, ano na, marami na kayong masasakay. Tapos, ano, matipid lang siya sa gasolina. Okay, so dito rin, wala kayong makikitang mga... Kasi, iba parang yung ganito, ano, parang gas to, eh. Yung ibang sasakyan. Lalo sa year model niya. So, ito, hindi, wala. Makinis dito. Yan. So, yung mga bintana, papakita ko sa inyo.
Working lahat. Ayan. Okay. So, may salamin din dito, lalo kapag mahilig ka mag So, ayan. Working. Tapos, ayan. Dito naman din sa likod, working din yung mga ayan, yung mga bintana dyan. Power window. Ayan. Sasara na natin. Di ba, makita nyo sa labas kanina, makinis. Tapos yung loob niya, yung mga gilid-gilid niya, makinis din. So, ang hindi lang makinis dito, yung ano, itong steering wheel niya. Kasi balat suha pa. Para kumbaga, kakagaling lang sa kasa, yung roughness niya. Yan, parang, diba? Parang tinumu. Parang hindi siya nagamit. Tapos, kasi di ba parang, yung iba kasi, kahit ano, higher model, year model niya, na, yung eto, parang bak. Hindi ko lang kung nag-fidget yung dating may-ari. Pero ito hindi, oh, tinumu. Parang siguro, hindi ko lang kung paano siya nag-drive. Baka ganyan lang. Ganun. Yan, pati ito, oh, ang kinis nito. Yan, walang gas-gas. Kahit ano nung susi, wala. Yan. So, ito, balat suha siya. Okay? So, ayun nga. So, dito naman tayo sa second row. So, napakita ko na sa inyo kanina yung, ano, yung power window niya. All working. Ayan. So, ito na tayo. So, tatlo yung, ayan, oh. So, malamig talaga abot din sa likod. Yung sa aircon niya dito. Tapos nandito na din yung control. So, hindi mo nabalahin yung driver dun sa harapan na, oh, pakabukas mo yung aircon dito sa likod kasi ang init. So, ikaw na lang. Ikaw ang masusunod dito. Yan. Okay. So, yung ceiling niya, yan. Okay. So, ito, yung upuan niya, kahit hindi siya leather, walang amoy. Bango. Parang hindi pinagpapawisan yung mga umuupo dito, no? Ayan. So, ayan. Okay. So, sa third row seat niya, eto rin, ayan. Parang kung tatlong bata, kasya dito. Ayan, kasya yung tatlong bata. Tapos mayroon ditong, ayan, yung bottle holder, yan. Tapos lagayan din ng food. Parang hindi lang siya basta bottle holder. Parang may lagayan ng french fries dito. Ayan. So, ayan, guys. Isipin, kung titingnan natin kasi itong mobilyo sa labas, parang maliit niya, di ba? Para sa 7-seater. Pero hindi eh. Nagtataka din ako, ba't ang luwag niya? Eto siya, oh. Kung titingnan nyo, eto yung pako. Ayan. So, 5'2 ako. So, parang medyo na-stretch ko pa siya. So, parang hindi siya, wala siyang pinagkaibahan sa mga ibang compact SUV. Ito kasi MPV, di ba? So, maluwag siya. Ayun, oh. Parang minsan, ano eh, deceiving talaga yung, ano, yung itsura. So, minsan huwag tayo maniniwala. Ano, pera na lang kung makikita talaga natin ang personal, di ba? So, ayan. So, hindi talaga eh. Kahit puntahan nyo dito, yeah, tas gumantito, ganito rin kayo, yan. Ayan, di ba? Maluwag siya, oh. Tapos lalo na kung ako, favorite ko umupo dito sa gitna. Yan. Kasi kapag, ayan, pati yung tuhod ko maabot pa doon. Kaya favorite ko umupo dito, lalo kapag tiyatamad ako mag-drive yan. Ganyan lang ako. So, nagaganyan ko pa yung tuhod ko. Yan, okay. Guys, pati nga rin yung legroom dito sa likod. Kung papasok ako dito, pero wag na kasi medyo ahaba yung oras natin. So, maano din siya, maluwag-luwag din siya. Hindi siya yung parang pinilit na basta masabi lang na 7-seater. Hindi ganun. So, yan. So, talagang pinag-isipan din ni Honda to, syempre, di ba? Hindi naman pwedeng pagkagagawa ka, masabi mo lang 7-seater kahit hindi na kasya, pipilit mo, di ba? So, doon na tayo sa mismong likod niya. May regalo pala ako. Hindi pala, sa inyo pala itong regalo. Regalo ko pala sa inyo. So, ito, yung seat cover niya. So, nung binili namin to, naka-seat cover, pero tinanggal namin kasi para makita namin yung condition talaga ng mga upuan niya. Kasi yung iba kasi kala nila kaya nilalagyan ng seat cover para kasi may mga damage yung upuan pero wala. So ayun nga, kung gusto niyo ibalik na sa inyo naman na discretion niyo. Ayan. Okay. So ito yung tools niya. Ayan, tingnan din natin. Check din natin. Syempre dito check natin lahat yan bawat sulok-sulok. Ayan. Oh, 'di ba? Naka-carton pa oh, ibig sabihin hindi nagamit. Oh, 'di ba? So papakita ko naman sa inyo yung interior dito sa gilid, 'yan. Para kitang-kita niyo kapag kahit maliwanag siya kung anong itsura. 'Yan, ito yung 'yan yung mga sidings niya, 'yan. So guys, sobrang ano talaga siya, sporty kung titingnan niyo, 'yan 'no. So guys, explain ko lang sa inyo tong sa susi niya, 'yan. So papakita ko sa inyo. So ito yung main key niya. Tapos ito yung spare key niya. So obvious naman nagaling siya sa kasa kasi may tag pa siya. So ang daming buyers na nagtatanong sa amin, bakit hindi pareho yung spare key doon sa main key?
hindi natin alam yung dahilan bakit yung ibang kasa ganun yung binibigay. Ganun lang yung binibigay nila. So ang advice ko lang sa inyo guys, wag niyo na lang giniwala tong ano main key. Para ito kasi madali siya ipaduplicate, ito medyo mahal. Pero in just in case mawala nyo, we know people na pwedeng natin paggawa na mas mura ang single kaysa sa kasa. So ayan, so yun lang sa mga nagtatanong lang sa mga previous buyers kasi namin na ba't daw ganun. So akala nila pinaduplicate lang namin to. So hindi, kasa talaga nagbibigay ng ganitong itsura ng Sporky. Ayan, hindi siya magkamukha talaga. Okay? So doon na tayo sa engine na. So 1.5 liter iVTEC engine na siya. Ayan. So kahit tingnan siya ng close up, ayan, tingnan niyo ng close up. Okay? So walang leak, ayan. Okay, so dito na tayo sa price niya, 688,000. Negotiable kapag punta niyo. So ayan, so top variant siya, 7-seater. So negotiable pag punta niyo, pag-usapan natin yung presyo, yeah, madali tayong kausap. So dito na tayo sa kabila, sa next unit natin. Ito yung 2018 Ford EcoSport Trend Automatic Transmission. So, ayan. Okay. So, ito yung exterior niya. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. So, dito tayo sa gulong niya. Ayan, guys. So, si yung first owner kasi, parang nagdalawang isip pa siya kung bibenta niya dati itong, nung kinuha namin, kung ibibenta niya pa itong EcoSport. So, kaya pinalitan niya pa ng gulong. So, sa bandang huli, parang nakumbinsa ata nung bar na kumuha na lang siya ng brand new. Ayan. So, bago yung gulong niya. Okay, so ito, yan. Ito natin. Okay. So, rain visor. Yan. Okay, spare tire niya. Nandito. Yan. Okay. Yan. Okay. So, dito tayo ngayon sa interior niya. Yan. Kahit yung mga gilid-gilid dyan. Yan, pag lahat yung gulong niyang bago. Yan. Ayan. So, yung aircon niya, sobrang lamig din. Ayan. So, parang wala tayong magiging issue sa mga kung aircon lang. Ayan. So, yan kasi dapat number one talaga aircon kasi sa sobrang init ngayon. So, ito. So, ayan. So, may control na din siya dito. Kahit hindi siya touchscreen. Ayan, may Bluetooth. Ayan. Kukonnect nyo lang din yung phone nyo dyan. Dyan na siya lalabas. Tapos dito nyo, pwede nyo sagutin yung tumatawag sa inyo. Hang up and then control nung music. Lahat. Ayan. Yung volume nandito. Ayan. So, air conditioning system niya. Tapos, yung sidings niya, meron yung speaker dito, yan, airbag, tapos ito yung dashboard niya, yan, makinis, kahit sa maliwanag to, wala kayong makikitang mga gas-gas-gas-gas dyan, yan, so dito, yan. May voice command din siya, so yan, makikita nyo naman dito, kapag pinindot nyo to, pwede na kayo magsalita. So, kung sana siyang pupunta sa kung saan nyo gustong pumunta, kung gusto nyo yung EFM, ganyan. So, ito yung mga windows naman niya, yung power window niya, try natin isa-isa. Yan, na para makita nyo lang din na all working siya. Yan. Dito naman sa kabila. Okay. Yan. Okay. So, dito na tayo ngayon sa second row niya. Kung makikita, ayan, kung maayan, tingnan nyo na lang. Yan. Mas maganda kung pupuntahan nyo talaga ng personal. Ayan. Para makikita nyo siya ng actual. Yan. Sidings niya. Ayan. Ceiling. Ayan. May tanong cover siya. Ayan. So, kapag ka, halimbawa, magpa-park kayo, kung kakain kayo kung saan man, ganyan. Nasa public places kayo, ganyan. Yung pwede nyo tong, yung gamit nyo, ilalagay nyo lang dito. Kasi pagka sa harapan, mainit sa mata, di ba? So, pwedeng basagin yung mga bintana natin. So, lagay nyo lang yung gamit nyo dito. Tapos, ayan, kasi may cover siya, yan, hindi siya mainit sa mata, hindi makikita yun nandito sa likod. Kahit importanteng gamit pa ilagay nyo. Yan. So, maliwag, spacious yung likuran niya. Okay? So, ito yung, wala eh. Ayan, yung, ito yung ano niya, yung tools niya, nandito sa likuran. Yan. Main key niya, nito. Tapos, ito naman yung spare tire niya. So, ayan, same siya nung doon sa may Honda, na ang binibigay nila na, ano, na spare key, hindi kagaya nitong main key. Walang pindutan dito. Ito, ganyan lang siya. Simple lang. Parang pambukas lang din ang pinto, tapos para ma-start lang din. Okay. So, ito yung manual niya, ayan, kumpleto siya. Yan. Okay, so doon na tayo sa engine niya. Ayan, ito yung engine niya, ayan. So close up ulit natin para makita niyo kung may mga leak siya, wala. Ayan.
guys, remind ko lang kayo ah. Kasi minsan tatanungin din namin yung first owner kung nadala na nila sa casa para ipa-PMS tong sasakyan. Pero hindi sa dahil wala kaming tiwala dun sa first owner. Dadalhin pa ulit namin siya para ma-general check-up siya. So kahit napa-change oil na, hindi kami convinced na, ipapa-change oil pa rin namin just to make sure na okay siya lahat bago namin i-display. Price niya, yan, so 488,000. Ayan, sa kakap, so yung sinabi ko nga kaka-PMS niya lang, kahit nga sinabi ni first owner na bagong PMS lang din, so magda-double check tayo dyan. So 22,000 kilometers ang mileage niya, bago mga gulong, ayan, so galing kay first owner, ayan, so parang bago, ayan. So kapag may mga tanong kayo regarding sa financing, yan, message lang kayo sa akin or text lang ako sa number niya naka-indicate dito sa screen. Ito naman tayo, yan, sa 2014 Chevrolet Captiva, VCDI diesel with automatic transmission. So yun guys, sa mga gusto dati na magkaroon ng Chevrolet Trailblazer, so si Chevrolet gumawa siya ng smaller version ni Trailblazer. So gumawa siya ng Captiva para doon same capacity ng tao na kayang sumakay sa loob, lesser fuel consumption din siya. So matipid, 7-seater, pareho ni Trailblazer, diesel din, ayan. So ayan, so yung legroom niya, papakita ko sa inyo mamaya sa loob. So parang hindi siya nalalayo kay Trailblazer ng luwag sa loob. Ayan. So tapos yung pati i-drive siya, hindi siya feeling yung sobrang laki ng minamaneho nyo. So pati pag-park, madali lang din siya. Tapos mas drivable ng mga babae, okay, mga pitit na kagaya ko. O kasi laki ko lang ganyan. Tapos yung mga mas bata, ganyan, or mga medyo may edad na, yan. So parang hindi sila nahihirapan mag-park or mag-maneuver. Yan. So dito tayo sa exterior, yan. Okay. So ito yung gulong niya, ayan. Bago din siya. Bridgestone na rin. Ito. Bago lang din siya, ayan. Okay. So wala kayong kaba kung kailan kayo magpapalit. So matagal-tagal pa yan. So ayan. Okay. So makinis, ayan. So ayan. So kung mapapansin nyo, ayan. Futuristic yung design niya, ayan. So kahit itabi nyo siya sa mga... mas mataas na modelo na sasakyan, hindi siya nalalayo. Kasi parang, hindi nahuhuli yung itsura niyo. Yan, pati doon sa harapan, pati yung gilid niya. So, pinag-aralan talaga ng Chevrolet. Yung kahit umabot pa lang 10 years, 15 years, hindi mapag-iwanan kung sa itsura lang. Itong Captiva natin. Kahit malubak kayo, parang hindi kayo kakawahan. Ayan. Okay. So, may signal light din siya dito. Yan. Both sides. Yan. Okay. So, di na tayo ngayon sa interior niya. Dito na tayo sa interior niya. Ayan. So, yung console nito parang eroplano kasi parang kakaiba siya compared dun sa ibang compact SUV. Ayan. So, yung naka-automatic parking brake na siya. Ito. So, kung isipin nyo, di ba, 2014, pero ganito na siya. Parang yung mga latest model na ngayon na sasakyan. Ayan. So, may Bluetooth din siya dito, yan. Ito, tapos may eco mode din siya dito, yan. So, pag pinindot natin, mag-eco mode siya, yan. Okay. So, yung mga bintana niya, ito, yan. All working siya, okay. Pati dito sa likuran, yan. Yan, all working. Okay. So, doon naman tayo nga, ito. Pakita ko na muna sa inyo dito sa loob yung nakompleto siya ng booklet. Ayan, yung manual niya, ayan. So, kasa service din to. Ayan. Tapos yung manual nito dito, ayan. Para may guide lang din kayo. Tapos ito yung spare key niya, ayan, Chevrolet. So, makita ko sa inyo, So, yung sinasabi ko kanina, ito si Chevy, pareho siya ng binigay na, na itsura ng main key niya, tsaka yung spare key, ayan. May control din dito. Unlike dun sa ibang mga sasakyan, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo yung difference niya. Just in case, magtanong lang kayo. Yan. So, iba-iba yan. Iba-ibang parang hindi ko alam kung anong dahilan nila. Bakit yun. So, ito. Spare key, main key. Okay. So, dun na tayo sa second row. Ta-da! Ayan. So, second row tayo. Para kayong, hindi talaga siya nalalayo sa Trailblazer. Kaya kung titingnan nyo, napakaluwag dito. Ayan, oh. Para kung may doggy-doggy kayo, pwede siya dito sa lapag. Tapos ganun-ganun nyo lang yung paa nyo.
makatulog na siya. Parang pwede pa maglagay ng doggy dito. O kaya ng pusa. Yan ang luwag niya, promise. O, sobra talaga. Ito, kung doon, medyo na ganyan ko lang yung leg ko. Ito talagang, kahit magganyan-ganyan ko sa buho, ganyan. So, ang luwag, ganyan, oo. Diba? Parang, kahit malayo ang biyahe, parang kahit mag-stretch-stretch, ganyan. O, diba? Yun nga. So, pwede kayo magsama ng doggy, lagay niya dito sa lapag. Parang ganun-ganun niya. Belly rub niyo lang siya ng paa niyo, gamit yung paa niyo. Ayan. So, di na tayo ngayon sa, ito yung, ano, yung third row niya, ayan. So, nalulupi yung upuan dito. Yan. Oh. So, ang luwag din, guys. Papakita ko sa inyo ito. Ang luwag nung ano niya, nung legroom niya dito sa likuran. Tapos, yung ano niya, yung sandalan niya, pamas mataas siya ng konti. Hindi mangangala yung ulo niyo. So, yun. So, dun tayo sa pinakalikod niya. Dito na tayo ngayon sa likuran niya. So, dito yung unlock and, lock and unlock nung pinto dito sa likod. Yan. Yan. Okay. Yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung papan makikita nyo, ayun. Ang luwag dun sa, ng legroom nitong third row seat nito. Yan. So, yan. So, dito, ito, yung spurt, yung, ano niya, tools niya. So, yung spare tire nandito sa ilalim. So, hindi na muna tayo magluluod dyan. Masara na natin. Yan. Ito siya, yan. Yan, so wala kayong makikita mga gas dyan. So, dun na tayo sa engine niya. Yan. Yan. So, yan. Yan. Kahit i-close up natin ito, kumbaga sa kahit sa year model niya, parang hindi siya nalalayo dun sa mga pinakita ko sa inyong higher model ng sasakyan. So, turbo, diesel na siya. Yan. So, ito, ayan. So, kung mapansin nyo, nakamotolite din yung battery niya. Yan. So, ito yung hood damper niya. So, papakita ko sa inyo na sa mga kagaya kong maliliit lang na babae, kayang-kayang itaas tong hood niya. So, ayan ah. Ay, sorry. Yan. So, iaangat ko siya. Yan. Kaliwang kamay pangagamit ko. Yan. So, gaganon lang. Hindi mo na kailangan kumuha ng stand tapos gaganon mo. So, itataas mo lang. Napakadaling gamitin. So, dito tayo ngayon sa price niya yan. So, di ba nagulat kayo? 538,000 lang, di ba? Can you imagine that? Na naka 7-seater na kayo, diesel, automatic transmission. Tapos yung itsura niya, layo tayo ng konti ah. Ito mga mas modelo itong nasa tabi niya. So, nakikita niyo ba na nalalayo siya? Di ba hindi? Oh, modelo yung mga katabi niya, di ba? So, hindi talaga siya papahuli, hindi papakabugtong Captiva natin. Yan. So, yan. So, yung karamihan, marami na kaming nabenta na Captiva before. So, magtataka lang ako sa mga tao dahil parang naging bias nga sila. Dahil Captiva yan, ganyan-ganyan. Tapos yung resale value, bumababa, ganun. So, hindi totoo yun. So, siguro kung first owner ka, pwede mong sabihin na nag-depreciate yung sasakyan sa'yo. So, which is true. Dahil kung may sumali na ng depreciation ng sasakyan, so, si first owner na yun. So, tayo naman kinabang nung magandang presyo ng sasakyan. So, magandang quality nitong sasakyan natin na binibenta. So, ayan. So, 7 yeah, paulit-ulit tayo, 7-seater, diesel turbo siya, yan. So, sa mga affluent neighborhood namin siya nabibili. So, mga mayayaman talaga bibili kasi kukunti na lang, isip mo, trailblazer na, di ba? So, hindi, parang binabayaran nila dito yung convenience, tsaka yung dali i-park, ayan. So, kasi same, halos same lang naman kung makikita niya sa loob, di ba? So, dito na tayo sa 2022 Veloz. Pakibalikan nyo lang yung second vlog ko. So, nandun lahat siya, specs niya, lahat, inasaysa ko rin siya. So, ayan. So, top of the line, pearl white, perky niya, hindi pa nagagamit, naka-plastic pa, since 2022 itong Veloz natin. So, ito yung main key niya. So, ayan, sa presyo naman, tada, parang ano lang yun. Ayan, so 1,128,000. So, negotiable pa. So, tawagan nyo lang ako, pati dun sa financing assistance, yan. Okay, bahala sa inyo. Ito tayo ngayon sa 2016 Toyota Altis G with automatic transmission. 24,000 kilometers ang mileage niya. So, batang-bata. Ayan. So, ang kinis, pulang-pula din. Parang yung EcoSport natin. So, ito yung exterior niya. Ayan. So,
Yan. Kung makikita niyo, napakakinis niya, di ba? Yan. So, pulang-pula din siya, di ba? Parang ruby lang, yung ruby yung kulay niya. Parang bidang kontra bida. So, parang ganun. May pag ganun pa, yun. So, yan. So, exterior niya. Tapos yung mga gulong niya, ito. Yan. So, almost bago yung gulong. Yan. So, hindi pa kayo, wala kayong kaba na need nyo ba magpalit? Hindi pa. Okay? So, ito. Yan. Yung likod niya, ito. Okay? Gulong dito, yan. Okay? Yan. So, yan. So, dito tayo sa interior niya. So, parang modern na din yung, ano, yung dashboard niya. Yeah, modern na din siya. Parang di siya nalalayo doon sa latest model ng mga Altis. So, hindi lang nga lang siya naka-touchscreen, pero Bluetooth na rin siya. So, yung control niya nandito na rin, ayan. So, malamig yung aircon niya, tapos Sportronic na rin siya, ayan. Sportronic, tapos may manual mode din siya. Ayan, control niyo lang dyan, ayan. Okay, tapos dito, yung naka-customized leather seat na rin siya. So, parang mayroong touch din ng color red dito. Yan ang para malarubi nga tayo dito. Ako pala sa inyo yung ano niya, yung mga power window niya na all working. All working. Yan. Okay. So, kumpleto ng RFID. Yan. Kumpleto siya. Okay. Tapos, off ko muna kasi doon tayo sa likuran. Pero papakita ko muna sa inyo itong spare key niya. So, same. Yan. So, ito yung main key. Ito yung spare key niya. Okay. So, doon tayo sa second row. Ta-da! So, yan. Customized leather seats. Yan. Tingnan nyo. Oh. Ito. So, ayan. Wala rin mga ano siya, mga scratches dito. Walang punit-punit. Ayan. Tapos may touch ng red dito. Yan. Ito, yan. So, dito tayo sa trunk niya. Yan. So, dito lang din yung pagbukas niya. So, hindi nyo kailangan magbuhat-buhat ng ganun. Pindutin nyo lang to. O, di ba? O. Yan. So, maluwag. Kagaya ng mga sinabi ko sa mga ibang sasakyan natin. Marami tayong mala. Yan. Ito yung gulong niya. Spare tire. Yan. Tapos, nandito rin yung tools niya. Kompleto, ha? Yan ah. 598K, sabi ko sa inyo, negotiable. Basta pumunta lang kayo. So, dito tayo ngayon sa 2017 Toyota Yaris with automatic transmission. Ayan. Okay, so first owner siya. Hindi repossessed. Ayan. Okay. So, dito tayo sa exterior niya. Ayan. Ayan. So, yan. So, kompleto rin siya ng RFID and auto sweep. Ayan. Ito exterior. Ayan. Yan, so yan. Oh, so wala na tayong ibang word dito kundi makinis. Totoo naman kasi, 'di ba? Makinis. So guys, ah, yun nga yung sa kay sir na nagtatanong ko repossess yung mga units natin dito. Ah, sa first owner lahat galing to, yung mga units dito. First owner siya lahat galing. Okay, so wala muna tayong repossess, okay? Okay, yan. So hatchback siya. Yan. Hatchback, yan. Rain visor, yung gulong niya. Ito. Yokohama na, yan. Yokohama yung mga gulong niya. So, dito na tayo ngayon sa interior niya. So, yan nga. So, kung mapansin nyo na ang simple lang ng interior niya. Pero, pag nakita nyo to sa liwanag, ayan, ito naka-leather to, yan. Ito yan. Tapos, Sportronic to, yan. Yung, tapos may manual mode din siya. Okay. Tapos ito, tire pressure gauge din. Ayan, kompleto siya. Okay, tapos Bluetooth na rin to. Touchscreen, ayan. Ayan. Tapos, yung kumbaga kasi kay Honda, si Honda meron Jazz. Si Toyota naman merong Yaris. So, pareho silang hatchback. Ayan, so ito yung panapat ni Toyota kay Honda. So, ito yung bintana niya, power window, all working. Ayan. So, ito yung cover niya. Yan, may cover siya. Yung sinasabi ko nga kanina sa inyo. So, parang nakakatakot naman maglagay ng gamit dun sa harapan. Kasi kahit tinted yung bintana natin, pwedeng masilip pa rin. Tapos mabasag yung bintana natin. So, yung gamit nyo, dito nyo lang ilagay. So, kahit anong silip nila dyan, hindi nila makikita. So, ayan, naka-deep dish matting na siya. Okay. So, ito yung spare tire niya. Ayan. Okay.
Tapos yung tools niya nandiyan din sa loob. So hindi na natin bubuklatin yan kasi mabigat eh, hindi ko kaya. So yun nga guys, so ito yung main key niya, tapos ito yung spare key niya. So yun yung sinasabi ko kanina doon sa regarding doon sa Jazz saka sa Yaris. So wag na natin siya i-compare doon sa Jazz. Kay Toyota na lang din. Toyota versus Toyota na lang din. Kay Toyota Wigo kasi ngayon parang dumadami yung Wigo, 'di ba? So nagbebenta rin naman kami ng Wigo, pero kung ako yung isasuggest ko lang sa inyo, kunyari dalawa ibebenta ko, Yaris o Wigo. Parang mag-Yaris na lang muna tayo dahil kumbaga kung mayroong unfortunate event na mangyari sa atin, 'di ba? Mas kita siya kaysa kay Wigo. Tsaka mas maluwag. Kumbaga sa kalsada, si Wigo, di ba, medyo maliit ng konti. So, ito, mas malaki ng konti kaysa kay Wigo. So, munti ko na makalimutan. So, kompleto din siya ng RFID. Yan. So, ito, kompleto. Tapos, yung manual niya, nandito rin. Kompleto siya. Yan. Kompleto siya. Yung spare key, pinakita ko sa inyo kanina, kompleto. Yan. Napakaswerte talaga ng bibili ng mga units namin. Hindi sa pagmamayabang talaga kasi malalaman nyo naman sa sarili nyo yan pagpunta nyo eh. So, ang hirap naman kasing sasabihin ko dito sa video na ang ganda, ganyan. Pero pagpunta nyo, di ba, parang wow, mali, parang ganun. Di ba? So, pagka nakita nyo ng actual, so parang hindi nyo naiiwanan. Tsaka reasonable talaga yung presyo niya. Minsan sabihin, mahal naman yan compared sa mga binibenta sa marketplace, ganyan. Please, huwag natin i-compare yung presyo ng sasakyan na naka-display dito sa showroom namin sa mga sasakyan sa marketplace. Kasi pag nakita nyo yun sa ng actual, ibang-iba talaga yung itsura niya, iba yung quality. So, kasi minsan tingnan natin yung quality ng sasakyan, hindi lang basta presyo. Kasi lahat ng mababang presyo, may dahilan lahat yan. Diba? So, kami, reasonable yung presyo namin. Maganda yung sasakyan, pero hindi mahal. Okay? Okay na. So, okay, dito tayo ulit. So, yun nga, ito na yung engine niya, yan, dual BBTI. So, dual siya, ibig sabihin, mas modern na siya dun sa mga ordinaryong BBTI. Lang sa search nyo na lang, guys. So, kaya modern na yung engine niya. So, kaya kahit 1.3 liters lang siya, matulin, tsaka, yun nga, fuel efficient. So, ayun na. So, kung ako, mapapagamit mo ako nito dahil, ayun nga, very convenient kapag gamit-gamit mo na siya. Parang hindi ka magsisisi, bakit naka-Yaris ka. Okay. Yan. So, ito yung presyo niya, di ba? Ang mura. 548,000. Yung mileage siya, ang baba rin. Ayan. Galing sa first owner to. Sa first owner mismo namin siya binili. So, yan. So, negotiable siya pagpunta nyo. So, financing, pwede. Tayo dyan. Last but not the least, 2017 Toyota Altis G with automatic transmission. 20,000 kilometers ng mileage niya. Galing din to sa first owner. Ayan, so inspected na rin siya, scanned na rin, certified, yan, kaka-PMS lang din, okay. So ayan, ito yung itsura nito, facelifted na siya. So aerodynamics, compared dun sa unang Altis na pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung sinundan ng mga bagong Altis ngayon. Ayan, so modern na rin yung itsura niya, and then, yun nga, facelifted siya, ayan. Tapos ito yung, kumpleto siya ng RFID and auto shift. Ito yung exterior niya, ayan. So, naka-rain visor, ayan. Ayan. Okay. Ayan, so ito, LED lights na rin siya. Ayan. LED lights na siya. So, dito tayo ngayon sa interior niya. Naka-Android head unit na rin siya. Ayan, so nandito na rin lahat. Ayan, so, ayan, may ano na siya, may Play Store. Parang self, parang tablet na to eh. So, pag gusto nyo mag-YouTube, Netflix, ayan, mag-TikTok, ayan, ganyan. Tapos, ayan, so, navigation, ito. Tapos, yan, ito yung Bluetooth music niya, radio, lahat. Kompleto na nandito rin lahat. So, may control na rin siya dito. May mode, ayan. So, dito nyo na lang kukontrolin din, ayan. Ayan. So, Sportronic din siya, ito, ayan. So, may manual mode, ayan. Okay. So, naka-leather seat siya, ito. Tapos, meron din siyang dashcam. Ayan. So, guys, yung sa nagtatanong sa akin ulit, so, ito yung main key niya, ito yung spare key niya. Ayan, ah. Ayan. Okay? So, kompleto. Pati yung RFID niya, kompleto din. Ayan. So, yung manual niya, nandito. Ayan. Kompleto rin siya. Manual, nandito rin. Okay? So, ayan, napaka-elegant ng loob nito. Ayan, so, laki-laki na nito. So, parang feeling mo, nakasakay ka sa latest model ng Altis. Ayan, so, tapos ang lamig-lamig din ng aircon niya, sobra.
Okay. So, check natin yung mga bintana niya, yung power window niya. Yan. Yan. So, all working, ha? Kagaya ng lagi kong sinasabi. Yan. Lahat gumagana. Yan. Ang elegant na loob niya, no? Ang lakas, malakas maka-elegant, makakapagpa-elegant dito yung, ito yung two-tone niya. Yan. Ano? Tapos ang kinis-kinis dito, yan. Lalo na kung sa liwanag yung makikita to. Yan. Tapos pati yung leather seat niya, yan, walang mga punit-punit, wala rin mga gas-gas-gas-gas, yan. So, kapag nagpunta kayo, agahan nyo na lang, guys, yung talagang tirik yung araw, mga ganun, para kitang-kita nyo lahat. So, malakas loob ko kasi may babagka malaki tayo. So, guys, so yun kaya sinasabi ko kapag pumunta-punta nyo kapag tirik yung araw, kasi hindi nyo malalaman yung sinasabi ko sa inyo na yung aircon niya, malamig talaga. Kasi usually, di ba, kapag mainit yung panahon, di ba, dun parang nagluloko yung aircon ng sasakyan. So, ito, matatry nyo rin siya. Yung makikita nyo talaga yung kabuuan niya, exterior, interior niya, yung aircon, lahat. Tapos lahat ng pwedeng dapat taganahin dyan, gumagana. So okay, doon na tayo ngayon sa tank niya. So ito, ganito rin ang pagbukas niya. Pipindutin lang natin dito. O, diba? O, ha? Oh. So yan, so tinabi pa nga yung, nabili na, yung box na nabili na dashcam dito. Yan, so... Eto, maluwag nga, gaya nung sinabi natin, lagi nating sinasabi, yan. So, tingnan natin dito, yan yung spare tire niya, yan, tsaka yan, nandiyan din yung tools niya, jack and everything. Yan. So, yan. So, sara na natin, dun tayo sa may engine niya. So, dito na tayo ngayon sa engine niya, yan, guys. So, hindi nakalimutan ko banggitin sa inyo kanina na, yun nga, isa din sa mga dahilan, ba't ko kayo pinapupunta dito ng maliwanag talaga? Is para makita nyo rin dito sa engine bay niya ito, yung apron niya, ayan. So, ayan. So, dyan kasi, di ba, kapag binusisi, dyan yung malalaman kung nabangga yung sasakyan. Kung na-involve sa any major accident, ganyan. Kasi, kapag ka once na bangga ng matindi to, hindi mo mababalik sa kung ano yung latag ng original talaga. Ayan. So, ayan. So, tingnan nyo, kahit busisi nyo, magdala kayo ng mekaniko, ganyan. So, hindi siya, makikita nyo rin dito na hindi siya flooded. Ayan, to sa doon, ayan, dual VVT-ID siya, ayan. Narinig nyo yun? Tunog lata, di ba? Oo, di ba? So, doon palang malalaman nyo na talagang na original lahat ng nandito nakikita nyo, ha? So, okay, so presyo na tayo. Ayan. So, 638,000. So, negotiable upon viewing, yun yung sinasabi ko. So, ayan na. So, yun nga, na-explain ko naman sa yung interior niya, nandun na lahat. So, kapag ka-financing nga, paulit-ulit tayo dyan, yan, bibigyan ko kayo ng magandang rate, tapos huwag niyo akong tawaran sa online, sa personal time mag-usap. Okay, so, negosyo ba lahat ng sasakyan natin, ha? So, medyo napagod tayo ngayon, pero alam ko, sulit naman yung pagod natin, lalo na kung papanoorin niyo itong video natin. And then, kapag ka, magsusubscribe kayo, mag-like kung may comments kayo, yan, comment lang kayo, feel free to express your feelings nga, ika nga. So, ayun, so, lalo na kapag pupunta kayo dito sa showroom ko para makita ng personal, ng actual, yung mga sinasabi ko sa inyong kalidad ng mga sasakyan natin. So, yun nga guys, kasi in my own little way, gusto kong makatulong sa mga kapwa natin na gustong bumili man ng brand new na sasakyan pero hindi pa nila afford sa ngayon. So, bibigyan natin sila ng mga magagandang klase ng sasakyan na parang brand new ang kondisyon. Next best thing sa brand new. So, ayun. So, hindi lang tayo sakita, kundi ang tawag dito, passion na din. So, passion ko to, hindi lang tayo pera-pera lang. So, ano tayo dito, kailangan may puso din sa lahat ng bagay na gagawin natin sa buhay. So, yun lang guys. See you on my next vlog. Salamat sa mga nanood, sa mga sumusuporta, sa magandang feedback sa akin. Parang nakaka-overwhelm kasi ang first time ko palang ginawa to pero yung suporta nyo kakaiba talaga. So, mas lalo akong ginagahanahan sa inyo guys. Thank you talaga. So, abangan nyo yung next vlog ko. Doon may didiscuss tayo na content na tungkol din sa sakyan of course na kung bakit kayo mapapabili. At mapapatunayan natin na high quality at worry-free yung mga sasakyan na binibenta natin. So, ayun guys. So, see you next time. Bye for now.